Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JC. Welcome to my YouTube channel. Andito po tayo ngayon sa my Haupar Villa para po sa pag-iikot. Mag-iikot po tayo dito. Sana po magustuhan niyo yung video ito. At kapag nagustuhan mo, like, comment down below if gusto mo. Subscribe to my YouTube channel. Hit the notification bell para lagi kang updated kapag may panibago akong upload. Pasensya na po kayo sa boses kasi medyo malat pa ako. So tara, ikutin natin yung Haupar Villa. First time ko po pumunta dito. So ayun, hindi ko alam kung anong mga nasa paligid dito. Tara at simulan na natin yung pag-iikot dito sa Haupar Villa. Let's go! Ang Haupar Villa ay matatagpuan sa isang burol sa Pasir Panjang Road. Ang Haupar Villa ay dating kilala bilang Tiger Balm Gardens. Mapagmahal na itinayo ni negosyanteng ipinanganak sa Myanmar na si Ao Bun Hau para sa kanyang kapatid na si Ao Bun Par. Ang parke ay pinangalan sa Tiger Balm Medical Ointment na nilikha ng ama ng magkapatid. So ayan, nagutom na yung kaibigan ko kaya pumunta muna kami dito sa kainan para kumain. Yan, maganda kasi hindi pa masyado matao, maganda yung ambyan. Yung kaibigan ko nagdadaldal pa siya, hindi pa siya kumain. Andito naman ang pagkain niya. Okay. Hi. Eh yung pagkain ko wala pa, kaya hindi pa ako makakain. Mag-fried rice lang muna kami para tipid, char. Dito lang. Dito lang kasi available. Ito lang kasi available na pagkain dito sa medyo may kamahalan din eh. Yung sambal. Masarap sana 'yan. Masarap sana 'yan. Kaso lang maanghang. Eh, may ubo ako. Paano ko kumain ng maanghang? Sayang yung gamot, maubos na pala yung gamot ko. Naka $98 something din ako. Yung sukli ni Madam na binigay sa akin ng 100 is nasa $1.50 lang sukli ata. A few minutes later. Thank you. Thank you so much. So here comes my order. Egg fried rice daw ang order ko. Well, my friend is sambal. So kakain muna kami. Ang mahal din ng pagkain dito. Ang mahal. Kaya nakakaloka. Nag-fried rice lang kami pero ang mahal din. Just go! So masarap yung egg fried rice. So kakain muna ako. A few moments later. Tapos na kami kumain. Oras na para gumala. Kasunod ng pagtatayo nito noong 1937, ang bakuran ng villa ay binuksan sa publiko. Sumasalamin sa malalim na pagkahilig ni Bun Hau para sa kultura at mitolohiyang Chin. Personal na pinangasiwaan ni Bun Hau ang mga artisan na lumikha ng marami sa mga orihinal na texture ng parke. Sa pag-asang ang paglalarawan ng parke ng mga tradisyonal na birtud ay magbibigay ng moral na patnubay sa publiko. Nang sumiklab ang digmaan, ang pamilya Ao ay umalis sa Singapore at tumungo sa Yangon, kilala noon bilang Rangoon. Ginamit ang parke bilang isang observation point ng hukbong Hapones. At sa mga taon, pagkatapos ng digmaan na bumalik si Ao Bun Hau sa Singapore at nagsimulang muling itayo ang parke. Mula noong 1940s hanggang 1970s, maraming miyembro ng pamilyang Ao ang nag-ambag sa pag-uunlad ng parke. Kabilang dito ang anak ni Bun Par, si Ao Ching Yi, na gumawa ng iba't ibang mga karagdagan sa mga diorama ng parke. Ang kanyang hilig sa paglalakbay ay humantong sa pagtatag ng International Corners ng parke na nagbibigay pugay sa mga kultura ng maraming bansang kanyang binisita. Nagsimulang magkaroon ng modernong anyo ang espasyo noong 1985 nang kinuha ng Singapore Tourism Board ang pamamahala sa mga bakuran at sinimulan ang gawaing pagpapaayos sa espasyo. Ang pabago-bagong ebolusyon ng parke ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyang araw. Ang Haupar Villa ay isang theme park na matatagpuan sa kahabaan ng Pasir Panjang Road sa Singapore.
Ang parke ay naglalaman ng mahigit 1,000 estatwa at 150 higanting diorama na naglalarawan ng mga eksena mula sa Chinese literature, folklore, legend, history, statuary ng mga pangunahing reliyon ng Chinese, Taoism, Buddhism, at Confucianism. Noong 1970s at 1980s, ang parke ay isang pangunahing lokal na atraksyon. Tinatayang tinatanggap ng parke noon ang hindi bababa sa 1 million taunang bisita. So hapon na, andito pa rin kami sa Haupar Villa. O, ayun, pinapaypay na ako ng mga kasama ko. Ayan, magpipicture daw kami. Busy sila, o, ayun sila, o. Staring muna sila. Saan tayo magpipicture? Kawawa naman siya, oh. Mukhang anuhin siya. Babarili ng isa. Sasasaksakin ng isa. Sasaksakin. Ang isa busy, nagsi-cellphone. Yung isa nag-aantay. Yung dalawa saan? Nandito ata yung dalawa, eh. Oh. Ayan, busy, nagpapapicture. Oh, yung isa pa daw. Oh, kapa. Oh, kapa. Yung photographer. Ito ay mga koala. Umaakyat sila sa puno. Ayan. Dami nila, no? Hindi ko alam kung ano itong hayop. Noong 2018, sa ilalim ng management firm ng parke, ang mga pagsisikap na pagsiglahin ang parke ay nagpapatuloy sa pagdahaos ng mga may timang kaganapan at ang pagpaplano at pagtatayo ng mga pantulong ng museo. Noong 1950s at 1960s, bago ang pagdating ng telebisyon at mga shopping mall, ang parke ay isang sikat na libangan na destinasyon para sa mga pamilyang Singaporean. Maraming matatandang Singaporean sa isang survey noong 1995 ang nag-ulat ng mga alaala ng pagbisita sa parke noong bata pa at pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng katutubong Chinong at moralidad. Noong 1980, sa hangarin na ibalik ang Oriental Mystic ng Singapore, sinisikap ng Singapore Tourism Board ang muling pagpapaunlad ng parke kasama ang Chinatown at Little India. Noong 1986, ang International Theme Parks nag-anunsyo ng pamumuhunan na 30 milyon para gawing moderno ang theme park. Ang kumpanyang ito ay hindi ko nababanggitin ang buong pangalan at namuhunan sa pinakabagong animatronics at teknolohiya upang mapahusay ang mga atraksyon sa pag-asang makalikha ng isang Oriental Disneyland, isang theme park na nakakatugon sa teknolohiyang kanluranin na sa
Eastern Mythology. Noong October 2020, ang Haufar Villa ay isinara para sa pagsasaayos at muling binuksan noong July 1, 2021. Ito ay orihinal na muling bubuksan noong March 31, 2021. Ngunit naantala dahil sa operator ng parke, ang journeys na nangangailangan ng mas maraming oras upang pagandahin pa ang mga undok nito. Ang Haufar Villa ay binuksan mula noong July 1, 2023 pagkatapos ng pagpapanumbalik ng extension na tinanggap ang mga bisita sa buong mundo mula noon. At itinutuloy na bahagi ng pamana ng kultura ng Singapore. Yung mga kaibigan ko nawawala, so nakita ko na pala sila. So, andito pala sila, oh. Andito pala sila. So, kanina ko pa sila hanap, andyan dito lang pala sila. Hindi, charot lang. Yung mga friends ko noon pa, andito pala sila lahat. Oh, ayan sila, oh. Oh, lokong mga yan. Dito lang pala sila, dito ko lang pala sila makikita. Kausapin ko muna kaibigan ko. Hi friend, how are you? Pwede mahingi yung bit-bit mo. Kamusta ka naman dyan? Oh, ito yung pinakamalaki talaga. As in talaga, nakakatakot to. Oh, ayan, oh. Oh, oh no! Tinitingala ako, may plano sana akong akitin kasi lang medyo mahirap ata at saka walang daanan. Ikot-ikot na nga lang ako dito. So ayun, tapos na. Babalik na ako, pupunta na naman ako sa iba. Nagpaalam ako sa kanya na uwi na ako. Peace. Ano ba yan? Naantayan ako sa inyo doon? Naantay ko kayo sa taas, naantay nyo rin ako sa baba. Hoy, di wow. Oh, kiss mo na. Sige, labin pa yung uso mo. Andun sa taas ang maganda, dito kayo sa baba. Ito na lang muna ang aking vlog. At tapos na. Ay, kasinsa po. Sorry po, maingay po ako. Sorry po. So, magtatapos ang vlog po dito. Paalam po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po natin pagkita. Uy, nakapakonsentre niya. Binibigyan ko na kaibigan ko. So, ayun nga po. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood sa aking vlog. So, kita-kita-kit po tayo sa susunod. Hanggang sa muli ko pong adventure. Thank you so much. Thank you so much.